Hi guys! Welcome back to your Crowdsourcing Shopee YouTube channel. In today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Binance Launchpad or Binance Launch Pool. Kung makikita nyo ngayon sa screen guys, meron tayong upcoming listing ng isang bagong coin sa Binance Cryptocurrency Exchange Platform. Ang pangalan niya ay, ang pangalan ng coin is Mines of Dalarna. Or ang token identification name niya ay DAR. So yun yung ano, Mines of Dalarna. It is an action adventure play to earn game on the Binance Smart Chain. So for this one, I made my own research prior to doing this video or vlog. Ano ba yung mga benefits na makukuha natin sa Binance Launch Pool? And ipapakita ko step by step, or I'll do a tutorial on how we can participate on the Binance Launch Pool whenever there is a new coin listing on Binance. And at the same time, i-focus din natin yung mga ano, yung mga rewards. Ano ba yung mga makukuhang rewards natin as a simple na mga simpleng tao kapag nag-invest tayo sa Binance Cryptocurrency Exchange and nag-participate tayo dito sa isa sa mga income generating features ni Binance, which is the Binance Launchpad or yung Binance Launch Pool. Kung interested kayong mag-explore or mag-invest sa Binance Cryptocurrency Exchange, maaari ninyong bisitahin ang ating Crowdsourcing Shopee YouTube channel, and dito sa About section, meron tayong available link na pwede ninyong ma-access upang makapag-start na kayong mag-register or mag-sign up to the Binance Cryptocurrency Exchange, where you can explore cryptocurrency and cryptocurrency trading. So for this one guys, kung mag-decide kayong mag-umpisa sa Binance Cryptocurrency, always do your own research, and I'm not a financial advisor. The cryptocurrency market is always volatile, so make sure na yung i-invest mong pera dito is not yung mga pera na hiniram lang, or it dapat yung investment mo dito is yung extra income or money na willing kang i-risk or mawala gawa nang ang cryptocurrency ay isang volatile market. So ang ibig sabihin, yung price niya hindi laging consistent. May mga time na pataas siya and may mga times na pababa. So importante na bago ninyo pasukin to is emotionally ready kayo and marunong kayong mag-manage ng inyong finances. For more details, maaari ninyong basahin ang disclaimer statement ng ating Crowdsourcing Shopee YouTube channel for more information about affiliate marketing and the cryptocurrency disclaimers on all videos uploaded on this Crowdsourcing Shopee YouTube channel. Maraming salamat sa pakikinig, and let's go back straight to the ito na yung kailangan nating ipag-usapan now. Ito na. So ang sabi dito, ang oras ngayon kasi ay 9:21 PM Manila, October 28. Okay. So for this one, total rewards, ang sabi niya 24 million. And magfa-farm ka ng 30 days. Ibig sabihin, i-stake mo yung either BNB or BUSD na bibilihin mo na token sa Binance in a span of 30 days. And meron na lang tayong, bago yung 30 days na to magsimula, meron na lang tayong natitirang 10 hours bago magsimula yung 30 days. So very quick lang, meron ako ditong ano, meron akong mga links na makakatulong sa inyo. So ang gagawin ko, once I upload this video, ilalagay ko na rin siya sa description. Pero mabilisan lang, ipapaliwanag ko lang kung ano, kasi halimbawa, bago ka lang sa Binance, tapos ngayon mo lang narinig yung tungkol sa Binance Launch Pool. Mas maigi din na naiintindihan mo kung paano siya nag-work bago mo siya umpisahan or gawin. So everything you need to know about the Binance Launch Pool, how to
farm tokens, calculate APY, and more. Pero yung pinaka ano lang dito, yung pinaka meat lang yung i-explain ko sa inyo. So what is the Binance Launch Pool? Launch Pool lets you use your tokens to farm or earn a new token for free. So bakit nagkaganon? Ang ibig kasi sabihin nito, ang unang step dito bago ka makapag participate sa Binance Launch Pool or Binance Launchpad. Halimbawa, ito 'di ba may bago tayong coin, yung DAR, yung Mines of Dalarna. Bago ka makapag-participate diyan para makapag-stake in 30 days, kailangan mo munang bumili ng ang minimum niya daw is laging nasa ano yun 0.1 BNB. For example, BNB token, ang minimum amount na BNB token is 0.1 BNB and above. Kapag meron ka nung ganung amount ng BNB sa Binance wallet mo, pwede ka nang mag-participate dito sa Binance Launch Pool. So ang mangyayari, yung amount mo na 0.1 BNB in the span of 30 days, hayaan mo lang siya doon. After 30 days, kung ano man yung rewards na nakapaloob dito sa staking ng DAR or ng Mines of Dalarna, automatic, magre-reflect siya sa Binance account mo. At ang pinakamaganda pa dito, 'di ba nag-stake ka ng 0.1 BNB halimbawa, after 30 days, magre-reflect yan respectively sa inyong Binance account after the staking period of 30 days. Kasi sa ngayon, dahil ilo-launch pa lang siya, wala pa tayong exact value kung magiging magkano siya. So malalaman pa lang natin siya kung nasa listing na siya ni Binance. The amount of tokens you earn daily is proportional to the amount of tokens you have subscribed to the pool versus the total number of tokens subscribed to the pool. So ang ibig sabihin lang nito, depende dun sa amount ng BNB na i-stake mo or ipupuhunan mo pagka nag-participate ka dito sa launch pool, ganun lang din yung proportional lang din yung dami nung makukuha mong token. So in our case, yung DAR yung ibig sabihin dito. You can earn a new token over a period, usually 30 days. Ayan we often open trading. So kung mag-uumpisa yung trading nito in, 'di ba, mag-stake tayo by tomorrow pwede na mag-start na yung staking. So after kasi bukas October 29. Ibig sabihin after 7 days malilist na tong DAR token, itong Mines of Dalarna token sa Binance. Ibig sabihin pwede na siyang kung halimbawa gusto mong bumili ng mga coins, pwede na siyang bilhin, available na siya bilhin sa Binance cryptocurrency exchange. Ang pinaka-common kasi yung fiat then USDT. So ang magiging pair noon is DAR USDT. Pero meron din kasi isa pang ibang pair ng depende kasi sa tao kung anong bibilhin niyang pair. Meron ding BUSD. So ibig sabihin DAR BUSD, pero ang kukunin ko itong BNB na DAR USDT. Basically you get to accumulate a new brand coin. So nagpuhunan lang ako ng 0.1 BNB. Tapos i-stake ko siya, after nung 30 days magre-reflect na yung magkakaroon ako ng bagong coin. Pero bakit siya sinabing free? Kasi pagkatapos nung staking period, yung 0.1 BNB na yun, babalik pa rin yun sa account mo. So ang nangyari, kumbaga naka-stake lang yung 0.1 BNB mo in a span of 30 days, pero after ng staking period na 30 days, sayo pa rin yung BNB mo, pera mo pa rin yun. Ang maganda nun, nagkaroon ka pa ng bagong coin. Ngayon, option mo na. Kung ang gusto mong gawin dun sa bagong coin mo is i-sell siya para kumita ka kagad, or pwede mo ring itago yung coin kasi pwede kang mag-sell nung coin in the future, or pwede mong gamitin yung coin para mag-start ng cryptocurrency trading nang wala kang ginastos na technically wala kang ginastos na account . Kasi yung kung bibili man tayo ngayon ng 0.1 BNB, mababalik naman sa iyo yun in a span of 30 days. So ganun siya nagwo-work. Or ang marirecommend ko, not a financial advice, pero kung nag-iisip ka, ako ang gagawin ko after nung staking period,
ito yung gagawin kong strategy dito. Ang gagawin ko, mag-i-invest ako ng X amount of BNB ngayon din. Pagkatapos, after 30 days, hayaan ko siyang mag-stake, di ba? Ngayon, kung makukuha ko na yung reward ng X amount of DAR token, magsisell ako ng portion ng amount nung kung ilan man yung makukuha kong ano, DAR token, isisell ko siya para kikita ako automatically nang technically walang ginastos. At the same time, mag-iiwan din ako ng portion. Halimbawa, 40% siguro iiwan ko, yung 60, isisell ko siya. So, nagkapera na ako automatically after ng staking period. Pero, magtatago pa rin ako ng ano, mga 40% ng coin. Yun yung naiisip ko sa ngayon, ha, mga 40%. Para malay natin, yung current price niya in the next 30 days or moving forward, mas tumaas pa. E di, doon ko siya isisell. So ganun ko siya gagawin. Tapos yung isa pang iko-consider ko, yung exact date ng listing. Kung kailan ililist tong DAR token sa Binance, babantayan ko siya. Kasi yun, magpupuhunan talaga ako ng ano ng separate amount. Ang mangyayari nito pagka nag-umpisa yung staking period nito bukas, after 7 days malilist na siya sa Binance, di ba? So aside dito sa staking na gagawin ko, magpupuhunan pa ako ng amount na kaya kong i-risk para bibilhin ko yung DAR token in the... Babantayan ko to kung kailan siya malilis sa Binance para pag binili ko siya, yun yung pinakamurang halaga. Gagamit ako ng... Wait lang. Dito yan eh, yung ano, yung P2P. Bibili ka lang ng P2P, alimbawa USDT. Bibili ka ng X amount of USDT. Okay. So guys, para mas ma-explain ko sa inyo yung ibig kong sabihin, i-click natin itong markets. Tapos spot markets, then fiat, USDT. Ayan. Ang magandang example is yung Lazio fan token. Kasi previously si Binance, ito yung ano niya eh. Balikan natin yung launchpad. May nakita nyo guys, ito yung ano, ito yung before itong DAR, yung previous na listing is itong Lazio fan token. So, ang mangyayari niyan, halimbawa, 'di ba nag-participate tayo sa launch pool ng DAR token. Tomorrow 'yan, mag-uumpisa October 29. 7 days after October 29, magpupuhunan pa ako ng X amount ng USDT para pwede akong bumili ng DAR. Pagkatapos, babantayan ko kung kailan siya tataas, magsisell ako doon para meron akong extra or additional profit. Ano pa siya? Hiwalay pa yan sa magiging earnings or reward ko after matapos nung staking nung DAR. So, di ba? Ako yun yung in my own understanding after doing own research, yun yung naiisip kong gawin para ma-maximize yung available resources and features na meron tayo ngayon dito sa Binance launch pool once na malist yung DAR token. Okay. So pag-usapan naman natin ngayon yung ano, yung budget. Yung, 'di ba, ang mangyayari dito bago ako makapag-participate, kailangan meron akong ano, pondo, puhunan. Ang nangyari kasi guys, kahapon nakapagdagdag na ako ng X amount of money na kaya kong i-risk dito sa portfolio ko sa Binance. Ayan. Kung makikita nyo guys dito sa overview ng ano ko, ng wallet overview. Ito yung portfolio ko, so magkaka-idea kayo ng mga ayan, Cardano, Ripple, Shiba Inu, DEN token, Theta token, eCash, Gala, BNB. So ito yung portfolio na meron ako sa ngayon. Kahapon, nagdagdag na ako ng X amount of token dyan sa mga coins na yan. And nung nakita ko kanina tong launch pool, wala na akong extrang budget. Yun yung totoo. And guys, kung mapapansin nyo, naka-hide lang muna yung, ano, yung mga balance. Kasi, kumbaga, syempre for security reasons, and privacy. Sa akin na lang kung ilang amount 'yan ng token and how much 'yan. Pero
at least na-share ko kung ano yung ano. Kumbaga may proof ako na nag-hold talaga ako ng ano, ng token. And alam ko yung sinasabi ko tungkol dito sa Binance. Eh, although, first time ko itong gagawin, first time ko magpa-participate sa ano eh, Binance Launchpad, launch pool. Bala ko sana nung sa previous sa Lazio token, pero wala talaga, technically, wala akong extrang pera na pwedeng ilagay on that time. Kasi, ayokong galawin yung ano eh, yung pera na nakalaan sa family namin and yung sa business namin. Kailangan talaga yung extrang pera lang talaga yung ilalagay mo dito. So ngayon, ito na yung pagkakataon ko dahil merong bagong coin na ililist sa Binance, yung DART token. Ngayon, ang workaround ko dito, ang para magkaroon ako ng budget ng at least sa 0.1 BNB, kukurot tayo ng ano dito. Kukurot tayo ng X amount of di natin pag-aaralan ko pa siya, basta kukurot ako ng X amount ng ano dito, token and token price. So you kung makikita niyo dito guys, halimbawa itong Ripple, pwede tayong mag-convert. Pag click mo yung convert, select mo muna yung ano, yung XRP. XRP Ripple kasi yan. Ayan, kung makikita nyo guys, hindi ko siya imamax. Kumbaga may portion lang ako ng XRP. Kukurot nga tayo eh. May portion ako ng XRP na ilalagay dito para para i-convert into BNB. Ngayon, pag ginawa ko yon, magkakalaman na yung BNB ko, pwede na akong mag-participate dito sa DAR, Mines of Dalarnia, Binance Launch Pool or Binance Launchpad. Okay, so ang mangyayari dito guys, gagawin ko muna tong process ng ano, pagko-convert ng iba kong tokens into BNB. Tapos babalikan ko kayo guys para ipapakita ko sa inyo yung step by step procedure kung paano ginagawa yung ano, Binance Launch Pool or Launchpad. For now, aayusin ko muna, i-organize ko muna yung ano ko, yung mga coins ko, i-convert ko muna siya into BNB din. Saka natin ituloy yung video para maipakita ko sa inyo step by step kung paano tayo magpa-participate dun sa Binance Launchpad or Binance Launch Pool. Thank you so much guys, and panoorin niyo yung ano guys, yung next one, para habang may oras pa makapag-participate din kayo. I-upload ko rin agad yung video pagkatapos kong magawa, para makatulong din ako sa ibang ano, yung naghahanap ng information tungkol sa Binance Launchpad. Maraming salamat guys. See you on our next video. Panoorin nyo ah. Okay? Thank you.